Hello everyone, and sasabi ko sana good evening, good day, ayan, I know tanghaling tapat ngayon kasi ito lang yung schedule talaga na nakatapat kami ni Gayson. Actually, ako talaga yung Yes. problema kasi pang third attempt na namin tong live. So ito lang Third talaga yung attempt pinaka ano, Oo, ito ito talagang talaga yung bomba pinaka schedule. vacant na time talaga. So Gaysel, kamusta na itong ating first live for this 2024? 2024. Yes, I'm doing good. I'm doing okay. And thank you for asking kasi bibihira na lang sa akin ang nangangamusta. Sarot lang. Pero thank Same. You, thank you. Oo, diba? Akala mo ang dami-dami mong paibigan, pero bibihira na lang sa inyong nangangamusta. Pero natuwa ako dun. Thank you, RJ. Pero November pa kasi last tayo nag-live, tapos ngayon 2024. Pero at lagi naman tayo nakakausap sa ano, sa Messenger. Oo, nagkakausap na. Kasi hindi naman tayo nagla-live dito, pero ano, continue pa rin yung ano natin. Kamusta sa lagi Messenger? Lagi naman yung nagko-communicate kung saan yung gala na RJ, mga ganun. Oo. Nakikita ako. Pero sobrang late ako sa ano mo ha. Wala nang nangangamusta. Same. Oo, oh, nakakalungkot sa part na yun, no? Tapos ang daming nagpapakilalang kaibigan. Pero kinakamusta ka ba? Mga ganong level baga. Ayun. Mm-hmm. So ayun, maraming salamat sa congratulations. Monetize na uli ang iyong channel. At kailangan natin bonggang-bongga yan. Thank you so much, RJ, for guesting me here. Oh, guesting me here? Nakakalungkot. At thank you din talaga, Gaysel. Ayun, lagi mo ako pinapaunlakan. At yes, by Thursday, we have a live naman sa channel ni Gaysel. Siyempre, but before that, batayin muna natin yung ating mga viewers na kahit ang haling tapat. Hello, Ay, Marie Hadges ng USA. O, diba? Si Marie Hadges ay ano, suki na yan sa channel. Yes. And also, ha, miss you channel. Sana mag-shoutout ako lagi ko nanonood sa vlog niyo ni Mama Sam Kalamba. Ano? Sam Am Upoy ng Kalamba, Laguna, Philippines. Hello. 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 Hello kay Tableya. Ayan na. Tableya, si hello. Tableya na may loyalty award na to. Yes. Excited yan lagi pag may palive tayo eh. Si Tableya. Oo. Whether live pa yan or yung ano, upload na content. Yes. Kuya RJ, if you have plans to visit Singapore, let me know. Singapore? Siguro hindi mo na kababalik na Singapore. Punta pa na ako sa iba. Kasi andong ka. Charot lang. Japan-Japan siya. Kailangan. Huwag muna sa Japan. Mahal ang Japan. Baka magta-Thailand muna ako this year. Bubulabugin ko si Sambrusas sa Thailand. Mama Sam. Yes. Hello. A very good day. Hello. While working. O, di ba? Kakaiba sila. Iba talaga yung charisma ni RJ. Kahit nagtatrabaho. Nood-nood talaga. Michael Perendo, sa wakas, oh, buhay na kami ni RJ. Si Michael Perendo. Inspire ako. Hi, RJ Loyal fan here. Thank you. Hello, Vin Van. Hello, may laban ang MUPH Quezon City naman. Sabi ni Jez, sorry. Yeah, itatakal natin later on. Yes. Namiss ko kayong dalawa. Mel Billiones Vlog. Nako, pangalan mo Billiones. Ang sana all billion to. Bigyan mo naman kami ng kahit milyon na lang. Hendrick, ano ba yan? Hello, lalaban Hello. Ba si Miss Sacramento, California? Nakakaloka. Pag-usap. Mark Hello, Matthew. Hello. Lakaba. Si Mark Matthew. Hello, Brian. Brian, hey. Sino ba? Si ano si Mar Matthew? Ayun, iniyayang mo rin mag-guest niya dito. Hello, hello, Germany. My boss, Jeremy. Thank you so much. Salamat sa pagpapanood sa amin na RJ. Thank you. Sir Vlog TV, Langhari si Gayson. Lagari, ano yun? Lagari, kasi kanina live kami Lagari. Ni Mama Sam. Mm-hmm. Ah. Diba, Jeff? Sorry, hello. Hello. Sino ba? Thank you. May Antong. Ayan. Hello, May. Ayan, hello. Ano, I'm on Quezon. Pag ako hindi na-attendas, magpa-member ako sa... Baliwan. Ay, happy lunch. Grabe, ang pokpokan niya sa Miss Universe Philippines. Walang tapon.
Okay, Gaisel, since maingay na maingay ang Miss Universe Philippines ngayon, pag-usapan natin ang Miss Grand Internet, charot. Miss Universe Philippines 2024 candidates and of course, yung mga ganap dyan. Okay, ngayon kasi Gaisel, di ba, ang Miss Universe, Miss Organization talagang kinukonsider talaga yung diversity, inclusivity, and university, charot. Ayun. So, di ba, syempre, yung ano, lagi naman na discuss natin dito yun sa ating mga live na, ngayon, di ba, inaalo na yung mga mothers, married women, tapos, mga no plus size, no more age limit na, tapos, no sa mga ibang, tapos ibang bansa, di ba, inaalo na, tawag dito, may mga na, ano, may nag-represent ng mga trans woman sa, ano, mga transgender, ayan. Dito, guys, sa Pilipinas, tsaka, dito kasi Gaisel, di ba, sa Pilipinas, open na rin tayo sa mga ganyan. Kasi meron tayong senior citizen na kakakompete lang last night. Kaso, yun nga, hindi pinalad si Miss Jocelyn. Tapos, meron na ding mothers na nag-compete dito sa Miss Universe Philippines. So, Gaisel, sa tingin mo, bakit hindi pa rin open tayo sa ano, sa mga trans woman na maging candidate sa Miss Universe Philippines? Kahit ina-allow na. I know yung documents, di ba? Bukod doon sa documentary na, bukod doon sa documents na hindi talaga pwedeng palitan sa batas natin yung kung pag male ka, hindi ka na pwedeng palitan sa female, na maging female, hindi pa rin open yung Pilipino, I think, na mag-compete talaga yung transgender or trans woman sa Miss Universe Philippines kasi parang wala namang nag-a-vision pa. Pero sa totoo lang, hindi open, sabi nila diverse na daw yung mga Pinoy, inclusive na daw, pero nararamdaman ko kasi hindi open kasi binabash pa rin ng mga Pinoy yung mga transgender woman na sumasali sa ibang bansa, just like Spain, Portugal, at saka ano pa ba. Basta mga binabash pa rin ng mga Pinoy. So ibig sabihin, sa community na yun ha, bilong na yun sa community pero binabash nila yung kapwa community. Nakakalungkot yung part na yun pero dito sa Pilipinas hindi talaga siguro maaari. Ina-allow naman eh, sabi ni Madam Shamsi, allowed. Pero kung kayang pali, sa batas kasi natin wala talaga. So pasensya sa mga transgender. Pumunta na lang kayo sa ibang bansa, doon kayo mag-join para i-represent yung iba. Pero sa Pilipinas mukhang hindi talaga mangyayari. Kasi wala pang batas na magpalit ng ano ba tawag doon? Magpalit ng civil status ba? Charot lang. Hindi, magpalit ng gender sa birth certificate or kaya sa passport. And that's a very polite way to say no. Di ba? Ayun lang yun. kasi pwede mo naman. Ayun yun. Ayun yung pinaka ano, shortest answer. Wait, thank you, Boss Belacha. Lagi siyang may ano, may pa... tag doon, may pa-melty eh. Ayan. Ay, sana okay. All. Next question, guys. Miss you, Boss Belacha. See you sa press presentation. By the way, guys, ang press presentation ng Miss Universe Philippines 2024 ay sa February 17, Saturday, 1 PM sa Instancia Mall. So, pwede na ako maglakad lang. Lapit-lapit, diba? Ang lapit. Talagang hindi ka pinahirapan. Oo. Tapos, ayun, isingit na rin natin kasi, di ba, hindi ko na kayo nabalikan about kay Antonia Porcel, di ba? Nagpunta si Antonia dito kasi sabi nga, merong magazine, meron siya ng shoot ni Michelle D, pero hindi pa sinasabi. Yun. Tapos, yung may mga nagtatanong kung babalik ba dito si Antonia Porcel sa May para mag-judge daw sa Miss Universe Philippines during that time kasi ano, hindi pa napag-uusapan. Ayun. Yeah. Pero hindi pwede yung pag-usapan. Ayun, hindi pa napag-uusapan ng mga, syempre may mga, ano sila, di ba? Sa mga managers, ganyan. Oo. Syempre may kontrata yan, ganyan. Tapos isa pa, kaya tingnan na lang natin. Oo, kaya pala si Antonia ay umabot ng top 2. Talagang maganda pala talaga. In person. Mm-hmm. Mm-mm. May resibo. May resibo naman talaga. Hands down. As in, ano siya, yung ganda niya, kahit ano ka, magiging shibulibangbang ka. Ako nga, like, parang nakakailove daw siya. Ganon. May karismang ganon si Antonia Porcel. Ah, diba? Oo, that's why. Ang ganda-ganda niya sa person. Tsaka, ano, alam mong, maganda yung aura niya eh. Doon halo lang ng controversies, no? Nakikita niyo sa ano,
sa kumbalat sa ibang apps tsaka sa Facebook na may alam niyo na. Pero still syempre si Antonio makakapagsabi nung kung totoo ba 'yon, unintentional ba 'yon. O di ba? Alam mo ba yung Hazel? Yung nangyari? Parang kumalat na 'yon. Ayun, sige, wag na lang natin discuss. Basta meron, may a little bit alam pero parang hindi na. Hindi ako masyadong ano, parang hindi naman ako naniniwala. Hindi ako masyado doon sa kumalat na issue. Oo, may basa. Ayun, si Antonio na makapagsabi kung intentional ba yung nangyaring ganon or hindi. Kasi yung mga tao talaga nagkakarambola ngayon sila sa ano, ibang apps. Sa blue at sa black apps. Ayun, yes. Yun, okay. Ay, hello, Brownie Pinoy. Aloha between Lorraine and Alexi. Hi, Brownie Pinoy. It's Lorraine for me, sabi niya. Sabi ni Boss Balachan, see you sa 70. Or, Boss, may ano doon? May Starbucks. Lumpalib. Oo, mahilig sa RJ sa kape. Oo, libre. Last of si Gaisel. Oh, Gaisel, by the way, pupunta ka ba dito sa ano? Sa coronation night ng Miss Universe Philippines? Hopefully makapunta talaga ako ng bonggang-bongga at makakita ko ng perang pampamasay kasi ang mahal nga yung ano sa ano ha sa eroplano, pero hopefully talaga I try my best na makatipid o di ba ng bonggang-bongga, magtitipid para lang sa Miss Universe Philippines. Gusto mong makatipid. Langoy ka na ngayon. Grabe ka naman sa akin. Simula mo na lumangoy. Charot. Okay na. Ayan. Ayan, syempre, di ba sa Miss Universe naman kasi, kaya naman din kasi meron na inclusivity, diversity, para siya, para mag-survive ang organization para until na maging relevant pa rin ang Miss Universe. I know yung... Ano yung iba sa atin, hindi pa talaga... sanay, kasi nga, grabe talaga yung mga adjustment na nangyayari. Na before, talagang traditional beauty queen lang talaga yung gusto natin nakikita sa Miss Universe. Pero ngayon, yes. Halos, basta dami ano na. Ka, diba? Ang dami ng ano, parang kahit yung nanay mo, qualify na rin. Pati lola nyo, ganun. Oo, lola nyo, qualify na rin. Pero, syempre, kahit ano man yung maging rules ng Miss Universe ay the criteria for judging is still the same. Diba? Yes. Wala pa rin pagbabago yung criteria for judging kung paano nila makikita at kung paano nila mahahanap at kukoronahan yung bago nilang queen. Yun pa din. Wala namang pagbabago. Oo. Tapos guys, ha, we have 121 viewers. Kindly like this live. Ganun palike, yeah. Palike po. Thank you. So, a very good gay. Kuda era din talaga si Miss Gaisel. Ikaw din talaga ang tinagurang Zozy Binitun sina Pinas. Or dahil sa buhok ko yan, kakaloka kayo. Ayan, Ayman Quezon. Sagutin ko lang si Ayman Quez. Ano, alam ko yata. Kasi nung unang, ano, parang okay naman. Pero parang binawi. Nung una, parang public eh, ang press presentation, pero parang recently, parang binawi din. Parang, ano na siya, pang press na lang din talaga. Yes. Pero ano, pwede kayo mag-antay guys sa labas kasi for sure, yung mga ladies, very accommodating naman. So, yes. Yung mga nag-aantay ng mga supporters, lalapitan naman din nila kayo after the, ano, the press presentation. Ganun na lang yes. Siguro. Yes, kasi pag press presentation kasi, sa mga press lang talaga, available yung seat na yun doon sa loob. So, kung hindi ka media, I'm sorry. Kung hindi ka vlogger, I'm so sorry din. Ganun. Ayan. Tapos ito na, Gaisel, may question ako. Since kasi, di ba, meron tayong tinatawag na accredited partners dito sa Miss Universe Philippines wherein sila yung magpapadala ng mga candidates, di ba? Sila yung mag-appoint or sila yung gagawa ng mga provincial or local pageants. And as you can see right now, ang dami nangyayari mga provincial pageants. And then, may mga naging favorites tayo, Gaisel, di ba? Yung mga, pero yes. Hindi sila nanalo. Yes. Pero deserving naman. Yeah. Ano masasabi mo sa idea na to? Kasi before, sa Miss USA, meron tayong tinatawag na Miss 52. Wherein, wala siyang nirepresent na state, pero nakapasok siya kasi nga sa wild card. I don't know, parang kinuha yun, di ba? Parang nagpasa yata siya. Tapos, parang voting na ba yun? Basta nagkaroon na Miss 52, di ba? So, ano
ano, agree ka ba sa idea na to na magkaroon tayo na ano, wild card sa mga candidates na hindi na ano, nanalo sa mga provincial pageant? So, by voting. Yeah. Ako, agree ako doon. Kanya lang, ano, ang iniisip ko kasi, yung mga accredited partners, more than 100 daw, sabi ni Madam Shamsi, yung ano, yung accredited partners at saka kung ano-anong mga ano nila sa bawat probinsya at mga cities and town. Nakakaloka kung mag-wild card pa. Ang dami-dami na talaga. And then, isa lang. siguro kung 99 yung mga accredited partners tapos plus 1. Pwede yon. Pero ano, kasi wala namang age limit eh. So pwede namang sumali kahit ano pa. Yun lang naman yun sa akin. Pero masaya sana yun, no? Yung mga hindi mga nanalo, nagkaroon ng mga wild card. Masaya yun kung konti lang yung mga accredited partner. Eh, ang dami. More than 100 tao. Nakakaloka naman kasi sa Miss Universe Philippines. Hindi man lang kinontrol. Hindi kinontrol yung ano, yung dami ng accredited partner. Pero masaya naman tayo kasi nakikita natin yung mga bagong sibol na beauty queen. Nakikita natin yung mga bagong mukha na yung pag-uusapan din natin. Oo, kasi syempre, yes. Yung mga lagi natin pinag-uusapan, yung mga returnees, yung mga tawid bakod beauty queens, pero may nakikita tayong bago, maganda, may potential. At sa natutuwa ko doon sa accredited partners, kasi nga, sila naging gagastos sa queens, hindi na yung girl. O diba, mahirap kasi yung girl, pag mahirap, hindi ka maka-join kasi wala kang panggastos doon sa makinarya mo para sa Miss Universe Philippines. Pero ngayon may accredited partner, di ba, may kasama na rin silang gagastos. Yun yung maganda doon sa mga accredited partner. Mm-mm. Welcome soon naman sa, ano, sa mga gastusin. Kung before, yes. Parang pagsasali ka sa beauty pageant, nawala sa gisel. Cargo mo. Cargo pag before. Oo. At saka kasi, dati naman kasi ang approach talagang ano na talaga, yung talent mo, ganda mo talaga. Pero this time, considering na yung social media, ganyan, yeah. Kailangan mo talagang may malakas sa makinarya. Mm-hmm. At yung mga sumasali ngayon, talagang umuwi pa from abroad, ganyan. Yes. Diba? So, kailangan talaga ng ano, makinarya. Unless, malakas Triona Gray ka na, ikaw talaga yung lalapitan talaga ng mga designers, ang lang. Yes. Diba? Ang pero kung ano ka, pero kung ikaw yung klaseng candidate na nasa probinsya talaga pero you have a potential, tapos hindi, kaso kailangan mo talaga ipakilala yung sarili mo. Diba? Mm-hmm. Lalo ngayon, kailangan, ano, ang daming mga challenges sa ano yung mga candidates natin ngayon sa Miss Universe Philippines. Kasi diba, may mga runway challenge, yung mga interviews, photo shoots, ganyan, swimsuit shoots, ganyan. Mga tourism challenge, tourism video challenge. Ayan, ang sabi sa mga challenge, ang saya-saya. Oo. Yun, hindi talaga madali ang pagsali ngayon sa mga beauty pageant, especially sa Miss Universe Philippines. Mm-mm. By the way, nakalimutan ko sabihin ko. Nakakaloka. Nagugutom na ako. Ayan. Kasi ito, Gaisel, question. Kasi diba sa last edition ng Miss Universe mismo ha, yung candidate natin si Michelle D, as in sobrang prepared talaga sa pageant na Miss Universe. Tapos lalo na yung ano, communication skills si Michelle, yung kanyang advocacy. However, since sa Latin country ginanap ang Miss Universe, which is sa El Salvador, ang nangyari, parang iba yung JKN nung 2022 at JKN nitong 2023. Parang hindi nag-matter. Oo, napakalayo na pagkuha. Hindi nag-matter yung advocacy at saka yung communication skills. Sa advocacy kasi, ang ginawa, binigyan ng separate awards. Yes. Iba. So, sa communication skills naman, kitang-kita mo, buwabale-balentong talaga yung ano. yung winner as in sila lang dito talaga nagkakaintindihan. Tayo nga kung walang interpreter yon, hindi natin alam kung maganda ba talaga yung sagot niya, pero kung magbe-base tayo sa mga interviews niya before the coronation, as in bumabale-bale itong talaga kay ano nga lang eh. Sino ba yung nandito? Sa atin nag-interview kay ano, Shanice? Adam. Hindi, si Adam, isa ABS, si Dayan Castillejo. Si Miss Dayan, di ba? Doon po, alam, bumabale-balentong na siya. Di ba?
So tingin mo, Giselle, this year, ano approach kaya ang dapat gawin ng Miss Universe Philippines? Kailangan ba natin magpadala ng talagang bonggahan pa rin sa home skills? Or someone na talagang kayang pataube ng mga Latina since sa Mexico gaganapin? So papasok na naman tayo ulit sa kuta nila. Ito mahirap talaga pag kuta ng mga Latina, mahirap sila i-approach. Nag-a-adjust ang universe. Oo, so kailangan mag-adjust tayo, yung Pilipinas, kung anong kailangan natin ipadala. Mabuti nga alam na natin ngayon na sa Mexico kaysa malalaman natin nakapakuha na tayo ng kandidata tapos malalaman natin sa August pa. Nakakaloka yung ganun, di ba? Tapos mas okay na nalaman na natin para makapag-adjust tayo at makakakuha tayo ng kandidatang pwedeng ilaban doon. I think yung JK and Iran, wala pa silang specific girl talaga kung anong hinahanap nila. Good in communication skills ba? Or good in all aspect or good in pasarela lang. So dapat ang Miss Universe Philippines kukuha ng total package to be exact. Kasi marami tayo niyan. Total package talaga na can communicate, can do catwalk, pasarela kagaya ni Shaynice Palacios, yung malakas yung aura, yung kaya makipagbardagulan sa Mexico na yung mga Latina talagang bigay na bigay, knowing na yung mga Latinas when it comes sa pasarela, sila talaga yung ano dyan. Sila talaga yung expert dyan when it comes sa mga pasarela. Alam nila kung paano ligwakin yung mga kalabang kontinente. So, sana total package. Alam din naman natin kung paano yung pasarela. Alam din naman natin yung mga dapat nating gawin para maligwak yung mga Latina. So, kailangan total package talaga. At sabi mo nga, yung unyango, yung beauty, universal beauty na kahit saan may ipadala, okay lang. Yes, ayun. Parang kasi, nung sa last edition naman, kasi ang na-observe ko talaga, parang ang JKN, sobrang adjustment. Na alam mo talaga, ang adjustment ang ginawa, alam mong mananalo ay Latina. Kasi level pa lang ng ano eh. Yung level pa lang ng Q&A sa top 5, yes. wala na. Tapos, sineperate pa yung ano, yung advocacy. Award. Binigyan na lang award. Oo, ganun na. Unlike yung hinanda natin si Michelle, para dun sa JKN na 2022. Pero ngayon, half-half na, diba? Kasi nabili na yung ano, ownership ng Miss Universe. Mexico. Sa Mexico na. So, ang nililigawan ngayon ni Halo Universe ata, talagang ano, Latin countries. Yes. No? Kailangan niyang palakas. Kasi alam naman kasi ni Halo the Universe na malakas sa Asia yung Miss Universe eh. Lalo na sa Philippines, sa Vietnam, Thailand, Indonesia. Malakas, Myanmar, Laos. Oh, malakas dyan yung Miss Universe. So, hindi niya na kailangan ligawan or magpapansin. So, doon siya sa mahina yung organization. Yung Miss Universe. Oo. Tsaka ano kasi, sa bagay kasi, meron tayong mga tinatawag na era. Kumbaga yung ano, nung IMG, golden era talaga ng ano yun, ng Philippines. Kasi nga, nakahalos mag-back-to-back na tayo, nakadalawa tayo sa ano, sa IMG. Plus, hindi tayo nawawala talaga. Tapos, during that time, ang mga Latina, pang top 3 lang, top 5, sligwa. Sila yung kawawa talaga nung ano, nung IMG era, hindi sila makaporma kundi pa nag-telemundo, di ba? Oh yes, hindi talaga sila makaporma at that time, lalo na nung 2015, 2016, 2017, hanggang first runner-up lang yung naabot nila, which Colombia yung... Kasi talagang hindi talaga sila makapenetrate dahil sa kulang talaga sila when it comes sa communication skills. Communication skills, yun. Talaga aabot sila dahil ano... Yung magaling typical, pero pag com skills, wala. Kaya magaling. Sabi ko, grabe ang naging adjustment ng JKN para maibigay sa Latin country ang corona ng Miss Universe. So tingin mo, Giselle, tingin mo, papabor pa rin kaya sa mga Latina? Kasi last edition, halos, kayo na kaya pumasok lahat sa top 20. Nahiya pa kayo. Nagpasok pa kayo ng Asian. Walang ganun eh. I think for me, di ba yung top 3 naman nila, variety? Ano naman eh? Naman. Australian, Asian, at saka Latina. So, pero doon sa top 20, puryagaba sa mga Latina, halos more than kalahati sila. So, I think, dito naman, kung papasok pa kaya, I think kung magpadala tayo talaga ng very consistent na girl,
just like Michelle D, na hindi talaga siya sikat eh, pero yung sarili niya, in-offer niya talaga para mapag-usapan din siya talaga ng bonggang-bongga si Michelle. Sana ganun din, kasi hindi naman natin perket Latin country yun ay, hindi naman ibig sabihin na ay Latin na yung mananalo. Nagkataon lang siguro sa El Salvador, talagang Nicaragua talaga yung first choice nila, kasi bukod sa fans, napakadami, parang... Oh. Talagang nag-shine bright like a diamond din talaga tong si Shaynis Palacios. Yun nga lang, when it comes sa communication skills, eh medyo walay talaga yung lola mo. Pero sa Mexico, siguro may partnership na si Hello the Universe sa Mexico. Siguro alam naman nila kung... Baka mas malala pa. Oo, hindi natin alam. Siguro, I think, pero... to be fair sa organization ha, alam nilang mag-host at saka alam naman nila na next na may-ari ay Mexico, hindi pa rin nila pinasok si Mexico. Hindi ka guys si Miss Grant, di ba? Oo, di ba? Ibig sabihin, may fair pa ng konti yun. Kasi si Mexico ha, ang ganda-ganda no, nakita ko yun sa personal, hindi pumasok. Matalino pa yun. So, iniisip pa. Wala silang pasip-sip sa Mexico. Wala silang pasip-sip na, ay, dyan gaganapin, kaya ipapasok namin si Mexico. Walang ganon. Pero, I think, kung sino ang best girl siguro ngayong sa 2024 na to, I think, hahanapin na nila. Kasi nakita naman nila yung ano, epekto kung Latina yung ano nila eh, yung hindi magaling sa communication skills. Pag ini-interview, kawawa. Kawawa kasi hindi maintindihan ng tao at hindi sila makarelate. So, alam na nila, bakit pipili pa sila ng hindi bongga ang comm skills kung mapapahiya lang naman yung organization at wala namang magagawa para sa organization? Eh kaso sila lang nagsa-celebrate doon sa Latin country. Hoy, negative ka! Sila nagsa-celebrate. Charot lang. Well, anyway, ayan. Since ang team ngayon ng Miss Universe Philippines ay Love for All. Love for All. Oh, yes. Isa pa na sa nangyari sa press con ni Antonia Porcil, our Miss Universe first runner-up, and Michelle D. Sabi doon, syempre, kung meron kang, Love for All. Siguro yung mga bashing, mga toxicity sa social media. I know, hindi may iwasan kasi yung mga tao naman din dito talaga sa Pilipinas ay very competitive. Siguro, kung alam nyo na below the belt na yung atake, wag na, i-block nyo na lang or wag na supportahan. Wag na magsalita. Wag na magsalita. Wag na magpagtalo. Oo. Mas okay pa rin yung constructive criticism. Diba? Kailangan, pag kiniriticize mo isang candidate, alam mo naman yung magpumili ka ng mga okay na mga words or yung katanggap-tanggap naman, hindi naman yung gagawin mo ng chismis na hindi naman totoo na lagi natin napapatunayan every year na fake news lang talaga. Yes, fake news lang talaga, nakakaloka. Oo, para lang, alam mo na. Ayun. Siguro next. Yung Miss Universe Philippines lang siguro ngayon, kaya Love for All, kasi nakikita nila yung pagka-canalians ng mga Pilipino, yung toxic na talaga, yung kapwa kandidata, yung kalaban ng sinusuportahan nila ay talagang binabash ng bonggang-bongga bukod sa below the belt yung atake. Nakakalungkot sa mga Pilipino na mga fans kasi kapwa natin Pilipino ginaganyan ninyo ng bonggang-bongga to the maximum level na pang ang lalaki. I know, hindi naman maiiwasan, pero sana mag-improve, di ba? Yeah. Pero ang maganda naman kasi sa mga Pinoy pageant fans, ang ingay-ingay talaga natin kasi very competitive ang mga Pilipino, pero once na may nanalo na, may papadala tayo sa Miss Universe, nag-reunite naman din ulit ang mga Pilipino. Yeah. Ngayon, ang maganda sa mga Pinoy. So, ngayon, okay, galit-galit muna tayo. After na lang. Yes, Actually, after coronation, siguro mga 1 month or 2 months pa yan. Mag-move on pa muna. Oo, mag-move on. Pero naka-move on na, ayan na. Ulit. Pag-move on yung mga talunan. Aray ko. Ayan. Ayun. Basta guys, ha, kung tingin nyo, si Geisel or si RJ Ignacio ay napaka-toxic or nagkakalat ng mga negative, yes. I-call out nyo kami. Okay, yes. Guys, sa mga feedback. Ayan. Yes. Kaya RJ, masyado ka ng negative. Geisel, hindi ka makinis today, charot. Oo, mamasaya kayo na noon, no? Naririnig natin yung mga feedback or yung constructive criticism din naman nila sa atin. Maganda yun. At least,
natututo tayo sa mga bagay-bagay na hindi dapat nating sabihin. Natutuwa ako doon. Tsaka ang kapal naman ng mukha natin, nagbibigay ako sa atin kasi siya. Walang perfect doon. Tumatanggap. Ayun, ganun lang guys ha. Kung tingin nyo na nagiging ang toxic ng channel mo, Kuya RJ, paki-call out na lang ako. Kasi sometimes, because of adrenaline, especially yung mga gantong live, yes, hindi mo ba pipigilan? Hindi mo ba pipigilan? I mean, ako nga, minsan natatakot talaga ako mag-live kasi ako talaga, very spontaneous talaga ako magsalita. Dire-diretso, minsan, hindi ko na na-filter out yung mga sinasabi ko. Magugulat na lang ako, Kuya, ba't mo sabi mo ganito? Ay, mag-uunga, no? unlike sa mga contents, sa mga videos. No? Video. Mga pag ini-edit mo, no? May-edit mo pa siya. Pwede mo i-edit. Oh, ano ba yun? Mali yun. Sari nung gano'n. E dito, minsan may negative, minsan balibaliktad ang grammar, may mispronounced words. Agree. Relate na relate. Di ba? Ayan. So, ito pa lang po yung aming intro ni Gaisel. Magsisimula na po ang ating main topic. Main topic. Ngayon pa lang. Ngayon pa lang. Okay, Gaisel. Anong opinion mo, bakit ba sila nagsabay-sabay? Nakakasakit ng ulo. Yaya na universe. Nakakasakit ng ulo na yung mga binibining Pilipinas all-star nandito lahat sa Miss Universe Philippines. Parang, oh my God, iba't ibang taon ha. 2014, 2015, 2016, 2017, hanggang may 2010. Oo nga, yung 2010, nakakaloka. Pasig City. Grabe. Hindi mo alam kung ano anong sasabihin. Yung sabi ng iba, next year na lang, meron naman, pwede naman next year. Bakit ngayon kayo nagsama-sama? Kasi hindi natin alam, baka ilip na yung no age limit next year eh. Di ba? Ganun yung naisip ko. Pag ilip yung no age limit next year, wala na silang chance. Kaya ngayon, grab the opportunity na talaga yung mga lola ninyo. Pero kudos naman doon sa mga anlalakas din talaga, yung brave nila sa puso nila, sa sarili nila na sumali uli, na mayroon pa silang dapat patunayan. Congratulations naman doon kasi nandun pa yung tapang. Pero naluloka lang kasi ako magsasama-sama sila. Tapos sino ba yung mananalo? Isa lang kasi yung corona. Mabuti naman sana kung ano, kung napakadaming corona, siyempre mahati-hati mo kung saan sila pwede. Ngayon isa lang, nakakalokang bardagulan, at sana kung matalo kayo ngayon, next year sasali uli kayo. Para masaya, 'di ba? Pero ngayong may accredited partner niya, mukhang hindi na sila makakasali uli kasi nga siyempre yung winner na doon sa accredited partner yung ipapanalo. So, parang grab the opportunity sila ngayon kasi hindi natin alam kung anong mangyayari sa susunod na taon or sa mga susunod pa kung pwede pa ba yung no age limit, kung talagang i-apply pa nila or babalik na talaga sila doon sa traditional Miss Universe na alam natin. Mm-mm. And for the accredited partner, dito naman kasi sa Pilipinas, alam naman natin yung may mga girls na ano, kung may nag-over the backwood na from Binibini to Miss Universe Philippines, meron din mga girls na nag-over the backwood ng tirahan. Kunyari ako, taga-Pasig ako, pwede ko kunyari. May kilala ako. Hi, charot lang. Pwede ko i-represent ang ano, Taguig, or pwede ko i-represent ang Kaintarisan. Kakalo. Ganun. May mga ganun. Diba? Biglang lumilipat ng ano, ng tirahan. Bibili ng bahay taga, doon. Before ha, before may kilala ko taga dito sa NCR. Pero nirepresent niya ang probinsya kasi nga mas malaki ang bigayan doon. Oo. Kasi, to be honest guys, mas malaki ang mag-sponsor ang mga, kaya si governor or yung mga mayor sa province, mas malaki. Kumpara dito sa NCR. Totoo yan. Talaga pag sa NCR ka kasi, Jay, parang sariling pera ang gamit. Walang masyadong sponsorship, walang masyadong donation. Bibigyan ka dito ng LGU, pero hindi malaki, mga 10,000. Maybe 10,000 lang. Mm-hmm. Pero sila nakatulong pa. Pero iba pa rin ang support ng galing sa province. Yes, iba yon. Kaya ang saya-saya, no? Ang dami nila ngayon. Nakakaloka. Kaya yung mga accredited partner. So, let's see. Pagka mamaya may front runner, tapos makita natin yung front runner, pucho-pucho ang damit. Nako! Charot lang. Hindi naman. Again,
Love for all. Love for all. O, di ba? Walang putyo-putyo. Pero hindi na din mapipigilan, no? Makakaloka kasi. Pero syempre, ano, kailangan din na, ano, love for all. Okay, ito na. Okay, recently, kinorona, o, magsimula na tayo sa mga candidates. Recently, nakoronahan na nga ang Miss Cebu na si Chris Tiffany Hanson. Ayun. Ano mo sasabi mo kay Chris Tiffany Hanson na nakatungtong na sa national pageant, nakatungtong na sa international pageant, and then bumalik siya pero hindi siya basta-basta bumalik dahil bumalik talaga siya sa pinanggalingan niya. Kailangan muna na niya manalo sa local pageants bago makatungtong sa national pageant. At ito nga, nakabalik na nga talaga si Chris Tiffany Hanson sa national pageant. Ano mo sasabi mo sa journey niya? Ang masasabi ko sa journey ni Chris Tiffany Hanson, ito talaga yung babaeng, syempre, naging second runner-up na siya sa Miss Supranational noong 2014. O, di ba, nang bonggang-bongga. Yeah. Tapos, Miss Enter Incontinental 2014. At malaking corona na yon, to be honest. Nung 2014, iyon ang pinakamalaking na panalunan ng Pilipinas, yung second runner-up. Kasi wala pa tayong winner noon sa Entercon at saka first runner-up. Kasi 2015 tayo nag-first runner-up. Yun yung pinakamalaki, yung 2014 second runner-up. So baka napatunayan ni Chris Tiffany Hanson yung lakas niya sa international pageant. Tapos eto, bumalik nga siya sa Cebu. Ang masasabi ko lang sa kanya, ang tapang-tapang niya para isugal pa yung sarili niya sa Miss Universe Philippines Cebu. Kasi kung okay lang sa akin na i-appoint sana siya ng Cebu para mag-represent ng Cebu. Pero bumaba talaga siya ng bonggang-bonggang, mababang-maba. At muntik pa siyang masilat doon. Take note! Muntik pa siyang nasilat ng Bantayan City kasi nga amazing din yung mga ibang taga-Cebu. At kudos doon sa mga taga-Cebu sa pageant nila. Amazing. Si Chris Tiffany Hanson sana pagtungtong niya ng national, ilagay niya talaga ng bonggang-bongga yung the best niyang ibibigay sa national. Kasi kung yun lang yung ipapakita niya sa national, ay talagang maliligwak siya ng bonggang-bongga. Pero kudos sa'yo at pinatunayan mo sa amin na kailangan ikaw pa rin yung manalo sa Miss Universe Philippines Cebu. At ngayon mag-represent ka nga uli ng Cebu, patunayan mo sa amin na deserving ka mag-represent uli ng Pilipinas sa International Beauty Pageant. Mm-hmm. Ayun. Siguro kasi pwede naman talaga i-appoint si Chris Tiffany Hanson sa Cebu. However, syempre, siguro nakita ng organization na marami may gusto na i-represent ang Cebu sa national stage. Kaya siguro binigyan sila ng equal opportunity, 'di ba? Yeah. O to para patas, magbakbakan kayo. Pero anyway, lagi naman talaga nagkakaroon ng Miss Cebu. Ayan. Totoo. Ayan, teka lang. May nag-i-spam. Charot. Ay, may nag-i-spam ba? Jampan, okay. Hello? Ano daw yun? Spam comment, ulianin ka na. Okay, last night, kinoronahan naman ang Miss Quezon City na si Lorraine Ojimba. Ojimba? Sabi niya nung nagpakilala, Ojimba daw siya. Ojimba ba? Di ba Ojimba? Okay, ayan. Oh, di ba? Si Lorraine. Ano masasabi mo kay Lorraine? Ang masasabi ko kay Lorraine, congratulations Lorraine ha. Kasi wala namang duda na ikaw yung manalo dyan sa Quezon City kasi yung mga kalaban mo ay hindi masyadong kagalingan. Love makaganda. For all. Nakakaloka naman yung pangungonsensya siyang love for all. Ayun. Talagang obvious na siya yung mananalo dyan sa Miss Universe Quezon City para sa i-represent ang Quezon City sa Miss Universe. Ang galing niya, ang galing. Yung pasarela niya, konting pulido pa, pwede na, ng bonggang-bongga. Tapos yung gamit niya, nakakaloka. Bakit sinuot niya uli yung damit ni Hannah Arnolds? Nakakaloka. Gown yun ni Hannah Arnolds ng Miss International. Magkapareha siguro ng team or pareha sila ng designer. Pero congratulations sa inyo, Lord. Yung prelim at saka yung coronation night si Leo Almodal, o, di ba? Pero alam ko ka Chelsea yun. Yung prelim. Ha? Yung red. Tama ba? Red ba yung prelim niya? Oo, red yung prelims niya. Oo. Yung kay Chelsea ata yun eh.
Mm-hmm. At saka yung pang-finals niya, yung kay Hannah Arnold. So, di ba, kahit inulit na yung damit niya, pinanalo pa rin niya ang kompetisyon. Diba? Pero congratulations talaga sa Quezon City. May malakas kayong pambato. Ang ganda ng kanyang communication skills at talagang on the spot, on point. Yun talaga ako nag-believe sa kanya. Siya lang na, kasi pag in-interview kasi yung mga beauty queen about sa mga pagbabago ano ngayon, at sa mga changes ngayon sa Miss Universe about transgender woman, mga married woman, at saka mga no age limit and height limit. Siya lang yung pinakabongga kong narinig na sagot. Kasi yung iba, okay lang kasi it's all about diversity and inclusivity. Lagi na lang yung naririnig ko pero siya, kakaiba siya, bongga siya. Kaya may laban siya. Isa siya sa mga tinik dito sa Miss Universe Philippines competition. Ang tangkad-tangkad pa ng lola ninyo. Kaya, ano bang good height niya, Lorraine? I think 5'11". Oh, tangkad niya. Ano, naalala ko sa kanya si Venus Raro, nagsisimula pa lang. Yes, kulot-kulotan. Sa Miss Earth pa lang si Venus Raro. Naalala ko talaga, grabe, ang saya. At saka gusto ko magkaroon tayo ng ganon. So, tingnan natin kung anong ano approach ang gagawin ni Lorraine. O Jimba. O Jimba talaga. Sige, no? O Jimba. Kasi kinorek niya eh. Kinorek niya kagabi, sabi niya, Lorraine o Jimba? Ano? South Triangle. Wait lang. Uy, thank you, Kai. Ay, grabe Roma. Naman yung paayuda. Thank you, Roma, sa ayuda. Ay, grabe. Sana all. Ito naman, ito, guys, sa next candidate natin, na-surprise ako dito. Ito yung siguro yung ano. Greatest surprise. Oo, si Tara Valencia ng diba? Bagyo. Oh, diba? Ano masasabi mo sa kanya? Nakakainis. Dapat pinanano lang siya last year. Ha? Last year or next year. Sana kinumpit na lang siya ng Bagyo next year kasi para siyang my God, nanghihinayang talaga ako sa kanya. Sobrang ganda, sobrang sexy, ang tangkad pa. Yung beauty niya, ganda talaga. Oo, 5'9 yung height. Talagang laban na laban. Talagang yung Bagyo, ayaw din paawat, no? Hindi sila nagpapadala ng kutsu-kutsu sa Miss Universe Philippines. After Krishna, eto na uli. So, si Tara, ang ganda niya, mesmerizing yung beauty, kakaiba yung offer. Tapos, maganda pa yung ano niya, maganda pa yung personality. At saka yung, nakikita niyo guys, yung social media niya, ang bongga, panoorin ninyo. Ang saya, lalo sa Facebook at saka sa Instagram, panoorin ninyo para makilala ninyo ng bonggang-bongga si Tara. Hindi lang kayo nakapokus doon sa mga frontrunner na sinasabi ngayon at mga returnees, doon naman tayo sa mga fresh na mukha. Ang galing, ang ganda, tapos may laban ng Baguio this year, uli. Ito so far, ito yung sa ina-eye ko talaga na ano, yung mga nag-surprise talaga, si Tara Valencia. She's 5'9". Ang tangkad. Yes. Tsaka yung beauty nito, masasabi natin na natural beauty kasi nag-browse ako sa mga ano niya, sa Facebook niya. Luma. Parang sobrang simpleng babae. Pero pag inayusan mo, nagiging ganto ka, grabe, ang ganda. Ganun, kabongga na siya, no? Sobrang gandang-ganda ako sa kanya. As in, so, si Tara. Sobrang excited ako na makita to sa personal at mapapanayan. Yes. Kung totoo ba ang chismis. Kung legit ba or budol, oo. Kung wala ba siyang chismis. Masarap kasi pag makita sila sa personal, no? Mm-mm. Pero Amabod. As of now, wala siyang pangit na angle. Ang ganda-ganda niya talaga. Para siyang si Miss Puerto Rico, Miss Universe Puerto Rico 2009. Umabot ng top 5, binaka-pink. Ganun yung aura niya, yung mga Barbie na... ito, nakalimutan ko. Basta yung tinalo siya ni Stefania Fernandez, ganun. Pero ganda-ganda ako. Ang ganda niya talaga, as in. Mm-mm. Ayan. Di ba ang fresh? Ang fresh. Bago sa mata natin. Ito yung magaganda na nadidiscover talaga sa mga probinsya. Ito talaga, Baguio talaga siya. Di ba? Yeah. So, deserve niya talaga ma-i-hype at makilala talaga kasi... may potential, di ba? Kasi marami kasi nagsasabi kay Miss Baguio, kay Tara, to be fair naman kay Tara ha. Marami sa kanyang nagbabasa channel ko RJ kasi nga
hinahype lang daw siya ni ng isang vlogger kasi nga alaga ng isang vlogger yan. Hindi naman sa hinahype ha, tingnan mo naman yung credentials. Alaga siya ni no ni alaga siya ni tita. Oh, totoo ba? Okay lang. Talaga maganda naman talaga. Mm-hmm. Alaga siya ni tita. Siyang nagtitrain kay Miss Baguio. Talaga ang inaano niya. Hinahype. So, to be fair naman kay Tara, hindi perfect alaga siya ni tita at lagi siyang pinupost. Ano naman? Maganda talaga din naman siya. Maganda talaga. Yung credential niya. Walang budol. So, wag ninyong sabihin na, ha, hinahype lang yan ni ganyan-ganyan. Wag ganun. Maging fair tayo sa kanila. Ang bongga kaya niya. Oo, pero Gaisel, since may mga ganun pala na parang may nabash si Tara, ano yun? Magandang ano yun, indication. Magandang pamahiin. Yes. Pamahiin yun. Kapag sabi nga, pag marami kang bashers, naglalabas yung mga haters mo, ibig sabihin may impact ka, kinakabahan sila. Credible ka, di ba? Kinakabahan sila kay Tara. Yes. Sa height pa lang be eh. 5'9". Yeah, mm-hmm. Ang ganda ng lola mo. Ang ganda pa ng katawan. Ang ganda ng katawan. Pati leeg, hugis na mukha. Basta so, ito yung gusto kong ano na babae na raw lang talaga pagka, para simple babae lang, pero pag dinala mo na sa stage, as in nag-transform talaga. Tapos alam mo, ano, tunay na maganda kasi nga, may mga photo siya na ganito talaga yung mukha niya. Yes, walang budol. Walang budol. Tingnan nyo guys yung Facebook niya at saka Instagram, yung mga nakaraang taon pa. Ropa, no? Wala talaga siyang budol. Diba? Tapos masa din, masa. Makamasa yung approach niya. O diba? Kakalo, after Krishna, no, siya, Tara, ang saya. Parang pumino ko. Nasustain ng Baguio yung ano, yung sash nila sa Miss Universe Philippines. Mm-hmm. So, I'm very excited to see her in person sa February 17. Ayan. Mm-hmm. Parang feeling ko magkamukha talaga kami. Panalo. Yes, pwede. Ayan, next naman. Ngayon yata ito nilagyan ng sash. Ah, nagbabalik. Yes, mamaya. Mamaya pa ba? Uunahan na natin. Si Christy McGarry. Nakakaloka si Christy McGarry. Siya, actually, siya yung favorite ko noong 2015, RJ. Sa kanyang side, sa side ako sa Araneta. Sa side ako ni Christy McGarry. Para sa pagkakaalam ninyo, sa side ako ni Christy McGarry nung nanonood ako ng Binibini Pilipinas. At talagang siya naman talaga ang diyosa doon. Naligwak lang talaga siya kasi talagang ginalingan ni Pia. At saka mukhang hindi niya kasi maliligwak si Janicel kasi performance level ni si Janicel. Nakakaloka. Ayun, sa Team Christy McGarry at na-surprise talaga ang lahat. Maraming hype na talaga sa kanya. Actually, hindi hype. Marami talaga nagsasabi na siya na talaga sa tagi kasi parang given na yan. Mamaya pa i-announce. Aray ko. Inunahan na natin sila. Pero ang masasabi ko lang, Barda Gulal is real. Miss Intercontinental first runner-up 2015. Talaga lang naman, kabog na kabog yung mukhaan pa lang, be. Talaga lang naman. Pati height, 5'11". Yes! Talaga, ano to? Barda Gulal ng mga previous queen. Talagang yung kulay niya, I love it. Pati yung kulay niya. Skills. Com skills, I love it. Talagang, kumbaga, ihilera mo siya sa mga previous queen na nasikipag-join. Talagang aangat siya ng bonggang-bongga nang dahil sa kanyang eksena. At take note ha, di ba siya yung aces and queen na ano, na Q&A coach? Tama ba? Nakikritic before sa isang documentary ng aces and queens na Road to the Crown. Siya yung nag-a-assess kung makakapasok ko ba sa aces and queens. Ganyan. Ah, yes. Oo, di ba? Iba yung quality ng lola ninyo. Kaya nakakatakot siya. Sabi ko nga sa inyo, isa siya sa mga manok-manok ko talaga. Pero mamaya pa yung confirmation, inunahan na namin. Kalata naman din sa social media. Punta ka ba doon? Punta ka mamaya doon? Hindi. Bakit malapit lang naman na? Wala invite. Ay ko. Ang tsaka na pupunta ka doon, hindi kayo invite. Makikita ka naman siya sa press presentation. Oo, nandun naman ako.
I'm one of the media of Miss Universe. Yes. Philippines. Ayan. Ganun pa kaloka. At least 'di ba ngayon ita ka na sa media lahat lang ilang nakaraan. Dati nag-aabang na sa labas. Ay, nag-aantay lang na ano, tingin-tingin lang sa labas yung mga color room. Ay. Ito naman for Chrissy McCary naman kasi ang tagal ko na 'to nakita noon pa eh. Ngayon hindi ko siya ulit nakikita. Syempre tingnan natin kung mas mabagsik ba siya this time or nawala na yung bagsik niya nung before. So, let's see. Tsaka si Chrissy McCary, yung mga interviews, parang hindi mo na paproblemahin yung ano eh. Yung mga Q&A questions eh. Yes. Ano yun na lang natin kung makamasa ba siya? Kung gugustin ba siya ng masa? Kasi alta-altahan kasi siya nung 2015. Oo. Eh. Until now. Alta-alta pa din. Kapag, eh, totoo naman talagang alta siya eh. Kapag pupunta ka sa social media accounts niya, parang ang hirap niya abutin. Masyado high fashion, ang expensive. Parang ang hirap naman i-rich girl. Ayun. Parang ganun lang yung problema niya. Parang kasi siyang Michelle Dittin, na ano siya, parang ang layo. Before, dati. Pero si Michelle din naging masa eh, noong 2023. So, tingnan natin kung kaya ba ni Christy McGarry maging masa. Mm-mm. Kasi syempre, ang usually sumusupport sa mga beauty pageants, talaga tayong mga masa, di ba? May mga may yaman, pero di mo makikita. May mga sosyal, may mga altahan. Pero di mo sila makikita na ibagbardagulan. Alay tayo talaga. Kahit yung ibla ng buhok, napapansin natin. Yes, tama. Kahit yung pero, pagtuwid ng tuhod, napapansin natin. Basta yung pag yung mayayaman, I want to support her, and that's it. Ah, kakaloka. Basang-basa. Thank you so much sa ating 360 viewers this afternoon. Pangali pa yan, ha? Take note. Tangali pa yan. Again, yung mga nambabash dyan sa mga ibang candidates, love for all. Grabe nila love for all na ako ni RJ, oh. Ganoon. Tapos guys ha, syempre naman, kunyari, nag-post kami ng photos ni ganito. Kunyari, nag-post ako ng picture ni Gayselle. Tapos magko-comment kayo, mas magaling pa dyan si Kuya RJ. Huwag naman ganun. Kasi ang dami kong nababasang ganyan na panipopost ako ng candidates. Tapos ang gagawin nyo, magko-comment kayo ng ibang candidates. Huwag naman ganun guys. Don't worry, At saka ano, wala po kaming bayad kung mag-post kami ng kandidata. Yung sarili lang namin yun. Wala po kaming hanash. Wala po kaming naman. Bakas, gano'n. Oo, wala naman. Kaya wag, tsaka ano, respeto na lang. Kung sino yung nakapost, huwag niyong anuhin. Kukontra yun na, mas magaling pa dyan si ano eh, si ganitong candidate. Huwag naman gano'n. Basta kung wala kayong magandang sasabihin, huwag na lang mag-ano, mag-comment. Comment. Ganun na lang. I-like na lang, heart. Huwag nyo nang ibardagol. Diba? Kayo ba gusto nyo ba yun? Kunyari, nag-post kayo sa mga social media nyo, tapos i-comment. Mas maganda pa si ano sa'yo, diba? Gusto nyo ba diba yun? Diba ang pangit? Oh, diba. Kaya nyo na lang kami ni Gaisel maging pangit dito. Charot. Charot lang. Oo nga, kami na lang yung ilalaitin ninyo kaysa sa mga kandidata. Acceptable well, pa yun. Oo, kami na lang. Huwag na lang sila. Kasi syempre, ang hirap din. Pwede naman constructive criticism, pero huwag na yung mga below the belt na banat. Ganun. Yes, correct. Pero still, magiging honest pa rin kami sa mga opinion, pero syempre, yes. Pipiliin pa rin natin yung mga words na, appropriate words na pwedeng sabihin. Okay, next candidate naman. Ayun, kinakabahan ako. Ay, nako. Ano siya? Tumawid ulit. From Galing doon to Miss Universe Philippines. RJ Ignacio, charan. Stacy eh. Actually, hawigan sila ni Tara. Oo, small version of Tara. Miss Universe face. Sila, kasi yung mata ni Stacy at ni Tara, may similarity sila. Na Maraming similarity. Universe. Pati cheekbone. Pati panga. Oh, di ba? Yun yung mga mukha na, yun yung sinasabi Miss namin. Universe. Mukhang pang Miss Universe, mukhang beauty queen. Kasi may cheekbone, may panga, yung matang nakakaloka. Yung parang tumingin pa lang sa'yo.
nakaka-hypnotize, mga ganung level. Tsaka yung ano, yung narrow ng mata, tsaka sa nose. Sakto-sakto. At kasi saka hindi yung... Hindi lang sa makeup yan ha. Talagang oo, legit na ganyan yung mata nila. Nakakaloka. Ang masasabi ko kay Stacy Gabriel. Siyempre, jumoyin siya sa Binibining Pilipinas. Alam naman natin, doon Bardagulan din yung Binibining Pilipinas noong 2022. Talaga lang naman. So, mahirap talaga makapenetrate doon si Stacy kasi merong Nicole Goodon na overhype ng mga fans. Merong mga Chelsea Fernandez, may Roberta Tamundong, may kung sino-sino pa yung mga kalaban niya doon na bonggang-bongga, si Nicole Borromeo. Ang dami talaga niyang nakalaban ng sobra-sobrang magaling din. Sino pa ba? Si Gabby Basciano. Talagang nahirapan siya makapenetrate doon even though na sobrang ganda nito ni Stacy Gabriel. Maganda yung mukha. Communication skills wise, ang galing-galing din niya sumagot. Kaya lang natabunan lang talaga doon siguro siya sa Binibini kasi medyo maliit siya sa stage. Siguro ito yung i-work niya masyado kung paano mag-shine bright like a diamond sa stage kahit maliit siya. Kasi yung iba naman kaya na mag-shine. Nag-shine naman si Stacy. Ang problema, natabunan lang talaga siya ng nila Gabby Basciano, nila Nicole Budol, sino pa ba yung Roberta Tamundong, nina Nicole Borromeo, nila sino ba pa yung isa Chelsea Fernandez, at talagang yung ita kasi ng public ay sila, at saka si Stacy ay baguhang sumusulpot pero magaling. Pero magaling. Dito ngayon, alam na natin yung capability ni Stacy Gabriel dito sa Miss Universe Philippines. Humanda na kayo. Yes, humanda kayo at saka makikita na natin siya sa stage kung paano umaura at kung paano kayo lalampasuhin. Charot! Charot! Basta ako sa excited kay Stacy. Amazing! Amazing! Kung paano yanigin ni Stacy, kung paano yanigin ni Stacy ang Miss Universe Philippines stage. Ako naman yes. Isa kasi, nung Binibining Pilipinas, talagang naging standout talaga si Stacy talaga noon. Ang naging problem lang talaga kasi syempre 'di ba pag Binibining Pilipinas ilan yung crowns during that time? Tatlo ba? Apat. Miglo pa ba noon? Apat ba yung crowns noon? Nawala ka na ano, naka-mute ka. Grand Globe Intercontinental. Si Basciano pa eh. International. International ayon. Apat. So, apat. Eh kasi di ba sa Binibining Pilipinas, ano yun, may deliberation kung sino ilalagay natin sa ganitong crown. Kaya kung may isip mo, basi ganito, hindi man maganda yung sagot, pero siya yung nag-title. Kasi nga, fit siya sa pageant na yun. And yes. Since Stacy naman kasi, after natin makita yung lahat ng ipinakita niya during Binibining Pilipinas, talagang mas ano talaga to sa universe, di ba? Mas kakabog. Mas kakabog talaga kasi ang mukha ni Stacy pang Miss Universe talaga. Yung mga ganitong mata, ganitong forma ng kilay, talagang pang Miss Universe. At right parang now, parang mata ni Jamie Lee Pinter. Oo. Actually, ganito yung mata ng Miss Universe. Mata taray. Mata ni Pia, mata ni Catriona. Oo. Kasi ang bawal kasi sa Miss Universe yung ano eh, mala... Angel, Queen Leon. Miss International yun. Miss Earth. Bardagulan. Kaya panakita nyo ko sa person, ay si Queen RG pang ano, Miss World. Tapos si Gaisel, panakita nyo sa personal, Miss Grand. Nakakaloka. O diba? Nakakaloka. Pero maganda, galing. For sure, sobrang ano to, sobrang nakakatakot si Stacy sa ano sa stage ng Miss Universe kasi ito talaga yung crown na talagang sobrang fit sa kanya. At fun fact lang, yesterday kasi may friend ako na inayosan si Stacy at lahat ng tao doon nagbubulong sa sobrang ganda doon ni Stacy sa personal. Yung friends ko yun ha. Pero si Stacy, during Binibining Pilipinas nakikita ko na siya. So yun yung feedback nila sa akin. Sobrang ganda daw ni Stacy sa personal. Yan. Next. Sino ba? Kinakabahan ako. Nako, sino ba ang listahan ko? Ito, literal na ng gulat kasi walang nakaalam sa sali to. Bigla na lang naglabas ng video nung video. Thursday night. Si VVV. Ito gulat talaga ako. Kahit kami mga pageant media dito, wala. Wale. Walang idea. Talaga. Nagtago. Sa si VVV.
Ano masasabi mo sa pagbabalik ni VVV? Ang kay VVV naman, as in nagulat talaga ako. As in pagkakita ko, ikaw kaagad at saka si Mama Sam yung pinasahan ko ng picture at saka ng ano sa Instagram. Huy, RJ, totoo ba? Kasi kasi ang pagkakaalam ko kay sa Cavite, si Dea na talaga. Ang alam, oo. Matagal ko nang alam na si Dea. Ang papa, ang i-re-repre- ang ano ba tawag doon? Magre-represent ng Cavite. So wala talaga sa isip ko na humiwalay pala ang Bacoor. Oo. Tarini pala silang mundo. Diba? So, ina-expect ko, ay, hindi si Dea yan, si Dea. Tapos bigla na lang may pa-video si VVV na sa Miss Universe Bacoor na may pa-ganin niya na sila. Adinawindang ang lahat. Siyempre, knowing Victoria Vincent Dela, Victoria Velasquez Vincent, kung ano ang kapasidad niya when it comes sa beauty pageant. Kung mukha lang naman ang labanan, lalo na in person, eh, my God, ang ganda-ganda ng lola ninyo. Performance, height, communication skills, wala tayong maika-question dyan kay BBB. Kinulang lang talaga siya siguro sa nung 2021 kasi nga meron siyang nakalabang Beatrice Luigi Gomez ng bonggang-bongga. Ikaw ba naman yung makakalaban? At Katrina Di Marana, ngitian ka lang ni Brad Beatrice, naloloka ka na. Di ba kagabi ang ebidensya kung bakit siya ang nanalo? Pero hindi ko naman inaano si BBB. Gabi-gabi yung ano niya, eagerness ding manalo. Pero sana this time, makita ko na siya na yung dedication niyang manalo ng bonggang-bongga. Kasi noong 2021, malapit na sa kanya yung corona. Malapit na talaga. Malapit niya ng masungkit. Malapit pero na. Hindi na ibigay kasi nga siguro may nakukulangan o kaya siguro sa experience, kinulang. Kulang pa sa aura, I think. Kailangan mag-shine siya sa stage kasi medyo dull ang performance. Ayun lang ang kayong BBB. At okay lang yun. Buti nga, ganun yung nangyari kasi minsan kasi kapag natatali yung beauty queen, pag bumalik, ano na, may pangil na, may sungay at may kasama pang buntot. Meaning to say talagang gigil na. May sungay diba? Na pati. May sungay na, oo. Kaya mas maganda na minsan nililigwak muna kasi pangit pag masyadong undefeated eh. Parang masyadong mataas ang kumpiyansa sa sarili. Yes. So mas maganda yung mga ganito na natatalo. So, natatalo siya. Mas malakas. Diba? Mm-hmm. Sino si ano, si Pia? Ilang beses naligwak si Pia, diba? O, diba? Ibang klase nung bumalik. Oh. Bumalik. Naging halimaw na. Si Catriona din. Yes, diba? Naligwak sa Miss World. O, Miss sabi ni Bini, kinabog. Ganyan. So, for BBB, siguro yung mga ano lang, mas strong dapat ang pasarela. Ay lang naman. Yeah, strong, strong. Ay lang lang. Oo, yun lang talaga. Sabagay kasi, siguro pitik lang. Konting pitik pa. Oo. Sabagay kasi, kasi siguro naging maganda yung pasarela ni BBB noon. Talagang iba talaga si Ben. Bea talaga yun. Bea talaga. Wala, Bea tayo doon. Bea talaga, wala. Oo. Tapos fun fact lang din, kasi noong 2021, noong time ni Bea, ang resources lang natin talaga nun, as in, doon lang tayo sa ano, sa social media. Kasi, bagol kasi eh. Pandemic pa. So si Bea, sabi ko, si Bea siguro top 5 to or top 6. So nalo talaga ako sa deliberation ko, na nagugulan ako, noong nakikipag-meeting ako sa sarili ko. Normal yun sa atin na naglalaban yung puso at puta. Saan ko ba ilalagay si Bea? Kasi dapat nung 2021, may interview kasi may interview dapat kami ni Bea, hindi natuloy kasi nga busy na. Pero nakakausap yun si Bea. Kaya saan ko ba ilalagay si Bea? Sa 6 ba or sa top 5? Pero hindi ko talaga siya winner na, si Bea. Tapos, yung mga taga-aces and queens sa mga girls, namimit ko kasi may mga girls naman din dyan na nagpapa-advise sa akin, ano yung gagawin, ganyan. Sabi ko, sino bang pinakamagaling sa inyo? Sa tingin mo, si Bea daw. Kasi si Bea, totoo ba? Pero si Bea kasi can you imagine, may Katrina Di Marana, may BBB, may Steffi, si Maureen Robolwitz. Tapos sila ano. Sila pieces pa. Yung mga maingay talaga. Yung maingay. Tapos si Bea na nanahimik. Sa ko, parang si Leren Bautista. Leren Bautista. Sa ko, parang tahitahimik ni Bea. Yung pala talagang nananahimik na. Sa prelims pala ang mga ano, manliligo si Bea. Diba? Sa prelims, yung mga matabi, panalo na. Ganun talaga siya. Kaya nung coronation night, sabi ko,
pang-anim ko si Bea. Sige, sige, pang-anim ko na lang si Bea. Yung final prediction ko. Tapos, ano na, after swimsuit na, naku, kinakabahan na ako. Sabi ko, nag-best in swimsuit. Tapos, bilang nako rin yung best in Imlingga. Sabi ko, ay, magsasaro na po ang RJ Ignacio Vlogs. Kasi na po, mali po tayo na prediction this year. Para ang sarap burahin yung prediction, no? Oo. Ay, binara ko yun. Kasi tapos, piling mo, ano, wala ka doon. Nakakaloka si Bea. Tsaka ano pa ako noon, confident ako kasi 2020, top 5, pasok lahat talaga. Pati winner ko si Robin, di ba? Kasi yes. Doon ako nakilala kasi na 2020. So 2020, medyo mayabang ako. Eh, ganyan, ganyan. Kasi Bea, namutla na ako. Ay, boray na nga na prediction. Tapos, eventually, nung nakita ko si Bea sa personalaan, that's why she won. That's all. Iba. Ibang si Bea kasi, kailangan makita mo siya sa personal at makita mo siya na buo. Iba talaga. Mm-mm. Iba talaga. That's why. Sabi ko. Ayan. Kaya ngayon talaga, yung mga girls talaga, titignan ko talaga mula ulo hanggang paang. Parang tayo tumitingin ng kumukilatis ang mga babae. Kawa, ano yung mga ito. Kaya diba nung ano, kahit sabihin kong gusto ko si Pauline, pero nung ano, si Michelle D talaga, halimaw talaga si Michelle D. Kaya nung nanalo si Michelle D, wala akong ano reklam kasi nga, talagang deserving naman talaga. Nakikita mo naman kasi eh. Nakikita mo naman kasi talaga. Kahit na totoo meron tayong mga sentimental favorite, totoo yun. Mm-hmm. Pero hindi yung kailangan yung sentimental favorite mo in a number yung one. Manalo, oo. Kailangan yung manalo, pero... Kailangan talaga natin mag-ano, psycho. Si Michelle D talaga. Iba talaga. Ganun. Tanong may bawi talaga doon. Kahit love ko siya, ito talaga winner eh. Mapapaganon ka talaga. Oo, oh, ito talaga yung winner. Kahit siya yung gusto ng puso ko, pero ito talaga yung mananalo. May ganun kaya, kasi. Ang hirap-hirap kayo mag-review. Oo. Kaya ngayon talaga sabi ko, pag maggagawa ko ng review, kailangan talaga. Kaya, mapansin mo, pag ngayon, ibang mga candidates, hindi ko pa sa nakikita, nagkakaroon na disclaimer. Sabi ko, disclaimer lang guys, ganyan-ganyan, kasi hindi pa kompleto. Pero kailangan ko talaga makita muna sa personal. Ganun. Pero may iba naman talaga na ano, na maganda sa personal, maganda rin sa screen, hindi mo na kailangan punta. Hindi nagre-reflect. Oo, pero yung iba kasi hindi nagre-reflect sa screen, yung beauty nila. Oo. Yeah, meron din namang sobrang ganda sa screen tapos budol pala sa personal. Ang dami. Love for all. Love for all. Masaya na yun. Okay. Ito naman, ito siguro yung ano, so far, ito yung inaay ng marami sa atin. Si Atisa Manado. Ay, wow. Ha? Okay. Wala mo kailangan ko mag-explain. Ibang picture ni Atisa. Ayan. Ayan. Nakakaloka. Kailangan pa bang i-explain kung anong credential, kung anong merong napatunayan, kung ano ang meron si Atisa Manalo, kung paano siya magtrabaho sa pageant. Hindi na natin yan i-explain kasi nakita naman natin sa mga previous pageant niya kung paano siya credible. Kung paano siya nagtrabaho para sa international pageant. So, sabi niya... Ay, wait lang, Isen. Sabi ni ano, Bench Bigayang Vlogs, binurang prediction. Kaya nung ano, nung Miss Universe na, pagka may nakikita akong ano, talaga si Bea talaga, nilagay ko talaga sa 5 kasi I know na magpe-penetrate talaga si Bea sa top 5. Bumawi naman ako pag nung Miss Universe na, di ba? Alam niyo yan. Lagi niya, nung Miss Universe na talaga, si Bea ang ano, pasok niya sa top 5 talaga. Oo. Kasi nakita ko na siya sa personal noon, bago siya lumipad. Nagbago na talaga yung isip mo ng tuluyan. Oo. Ayun, about Atisa. Siyempre, sinabi ko na kanina, wala na kasi tayong pag-uusapan doon sa credential niya, yung kung paano siya magtrabaho bilang beauty queen. Ngayon, isino-showcase niya ngayon yung sarili niya, nag-back out siya noong 2010. 2010 ba yun? 2020! Back-out siya itong 2020 kasi hindi... Oo, kasi hindi pa siya ready. This time, super ready na siya at isang taon niyang winowork. Yung kanyang... isang taon na siyang nagtitraining para sa laban niya na ngayon.
sabihin mo natin sa hindi, ang lakas-lakas niya talaga. Kahit sino pa yung beauty queen na itabi dyan, ang galing-galing when it comes sa communication skills, sa pangalan pa lang natin sa Manalo, ang lakas-lakas niya talaga. Kasi hindi pag-uusapan natin yung ano eh, yung every aspect ng pagka-beauty queen, meron siya nun. Check niya lahat ng boxes. So, totoo lang, hindi ko naman inaano si Atisa ha. Alam niyo naman, hindi ko naman siya favorite. Pero sa pagsisiyasat sa matinong opinion lang. Yung lahat ng boxes kasi, nakicheck niya. So, sobrang lakas. Super front runner. Kumbaga, eto yung Atisa, nasa front na siya. Yung mga ibang malalakas dito sa likod at nagtatry na kunin yung corona sa kanya. Kasi kung sa takbuhan, nangunguna siya so far. Nangunguna so talaga yes. siya. Hindi ko inaano yung palabok ha, kasi hindi ko naman siya talaga yung pinaka-favorite ko. Pero nakikita ko kasi yung trabaho. Nakikita ko kasi yung... At saka ngayon, yung aura niya, yung paano siya kumilos, paano siya magsalita, oh my gosh. Oh my gosh, talaga. At may sumilip na abs. Na. May sumilip yeah. na abs. May abs si Atisa ngayon. Grabe. Kaya, ayun lang masabi ko. Hindi pa ako nagsasalita nang tapos. Hindi pa lahat sila nakikita ko. At saka hindi ko pa sila lahat na ano talaga. Pero for me, Atisa talaga yung nangunguna ngayon sa... As a front runner, nandyan talaga siya. Oo. Si Atisa pa rin talaga. Ang ano ko ngayon eh, sino ba yung matinding makakalaban ni Atisa? Yeah. Kaya si Atisa ngayon yung ano ko eh, yung parang... pamantayan ko. Kunyari, si Atisa yes. ko, pag si Giselle bang itinapat mo kay Atisa, makakalaban ba si Giselle? Pag si RJ Ignacio Blogs bang itinapat mo kay Atisa, makakalaban ba siya? Ganon. Basta si Atisa yung nandito ko, tapos naglalagay ako ng mga girls. Oo, kung sino tao. Yung mahigpit niyang makakalaban. Kasi lahat, sa totoo lang. Mahal siya ng masa. Mahal na siya ng masa at bukod doon, may pangalan siya, may makinarya. Yung makinarya, importante. Importante yun sa isang beauty queen. Sinasabi ko sa inyo, kung wala, kung sobrang galing mo man, sa sobrang talino mo, sa sobrang galing mo sa pasarela, kung wala kang makinarya, ligwa ka be. Ligwa ka talaga. So ayun, Atisa is, nandiyan na talaga siya. Kailangan siyang itumba. Ganon. Kumbaga, kung sino yung makakatalo kay Atisa, sobrang lakas talaga. Yes, exactly. At para tong ano, Miss Universe Philippines 2021, na kung sino manalo, kaya mag-penetrate sa top 5 kasi hindi basta-basta talaga yung edition nung 2021 at yung 2021 si Katrina Di Maranan talaga yung eto. Pero Katrina Di, tinumba ni Bea. Tinumba siya ni Bea. Ganon din yung ano ni ano Atisa. Sinong makapagpatumba kay Atisa? Ayun, bongga ka. Ang lakas-lakas mo. Lakas-lakas talaga. At magpe-penetrate tayo for sure sa top 5. Yes. Wag lang dadayain sa Miss Universe. Aray, siyempre love for all, 'di ba? Love for all. Ganon. Kahit naman ang laks-laks ang pinadala mo, 'di ba? Kung masarap ang pagkakaluto eh. Ibang talaga. Nainis na naman ako. Naalala ko naman si Michelle D. Dapat pasok tayo sa top 5 nun eh. Masama pa rin ba yung loob mo? Wala na. Masama pa rin love ko, pero love for all. Love for all tayo, di ba? Kalokay love si, for all. Lalo nakita ko si Michelle din ito, nung nakaraan na, ang ganda-ganda ni Michelle. Kasama pa niya si Antonia. Kalokay, di ba? Ay, nako. Michelle din, Antonia, sana ang top 5 yun eh. Next naman, ayan, si Atisa. Ito, ina-eye ko rin to kasi malakas talaga. Ay, kinakabahan ako. Yung ano, since si Atisa yung nahabol, mabilis itong tumakbo. Diba? Alexi Brooks. Yes. Nabasa ko lang dito sa comment section. Natawa ko, isiningit. Na mabilis tumakbo si Alexi Brooks. Literal na mabilis tumakbo si Alexi Literal Brooks. Na mabilis tumakbo. At hindi lang mabilis tumakbo, mataas tumalon ng tumalon. Lola mo. Ayan. At si ano? Games medalist natin yan. Oh my God. Communication skills-wise. Siya ba nga habol kay Michelle? Ano? Sige, go ahead. Na-excite ako. Kung talagang pag-uusapan natin si Alexi May Brooks, nung pagkapanalo niya sa Miss Iloilo, ay nakakaloka talaga, be. Talagang kinabahan na talaga. Ay, siya na talaga. Yung mga ganung level na talaga. Kasi
alam mo yung sobrang potential niyang masungkit ang corona ng Miss Universe Philippines at potential na potential na ma-represent niya ang Pilipinas sa Miss Universe competition. Ganun siya kalakas. Knowing her communication skills, knowing her background, knowing her ability kung paano mag-compete sa competition. Kasi hindi naman putyo-putyo yung pasarela niya. Hindi yung putyo-putyo yung ano, mga gamit niya, be. Bongga. Oo. Ay, nakakainis. Masasabi mo sa mga Iloilo, panalo kayo Iloilo, bongga. Parang grabe sa word na itumba talaga. Love for all. Ayan, si Alexi Brooks naman. Ito, ina-eye ko rin din talaga to na siya yung pwedeng ano, makapagpatumba. Yes. Magpapagtumba kaya ang word. Oo, may kakayanan din. Kasi iba rin talaga na ano, yung lakas ni Alexi Brooks. Tapos, as in all aspects din, malakas din to sa masa si yes, Alexi. In all aspects. Check saka, back. Oo, si Atisa at si Alexi Brooks so far ang nakakarating sa mainstream media. Kumbaga binabalita yes. Sa GMA, ganyan. ABS, kasi si ABS. Right. Tapos talaga si sila. Silang dalawa so far yung... At saka, kanina si ano, o Jimba, binalita siya sa ABS-CBN na nanalo. Eh, QC naman kasi yun. Kung sa bagay. Oo. pero si ano kasi si may episode pa nga ano eh ang GMA about kay Alexi Brooks as no, oh, yung pagiging nagtitinda, ang ganda oh, diba? Oo. Oh. Backstory so, amazing talaga. Oo, oh, pagka nakarating ka sa mainstream media, mas malawak yung ano, mararating mo kahit marireach ng ano ng na audience whether beauty pageant enthusiast or not, malalaman sila, 'di ba? Makikilala sila. So far si Atisa si Alexi Brooks yung nakarating sa ganung level. Kasi iba nakakarating na sa ganung level kapag nanalo na sa Miss Universe yes, Philippines. Yes. Oo. Pinag-uusapan na. Oo, yung, pero pag yung so far, candidate pa lang. Candidate pa lang sila pinag-uusapan na sila eh. Alam mo yung malakas naman talaga. Alam mo yung kayang makipagbardagulan. Kaya ang last two standing for Miss Atisa and Alexi for today's video. For today's video as of now ay February 6. Kaya Alexi Brooks and Atisa manalo talaga ang nagbabakbakan so far. Tapos, ito ha guys ha, kasi naririnig ko na sobrang daming dadagsa sa coronation night ng Miss Universe Philippines sa live ha. So, alam nyo na, once na naglabas na ng ticket, bumili na agad, huwag nang patumpik-tumpik pa kasi ubusan talaga yan for sure. Yes. At hindi papayag yung mga taga Iloilo na hindi sila pumasok sa MOA. Oh. Ibang klase yung supporters ni Alexi. Nakakaloka. Bardagulan is real din talaga. Oo. Tsaka ano kasi ang nangyayari kasi, may mga supporters na, kunyari may candidate talaga na ano, na malakas talaga, na hawa-hawa na. Alam mo yun. Kunyari fans ka ni Gaisel, eh, ang ganda ng performance si RJ Ignacio. Nakikisigaw na rin yung ano. Yes, tama. Nakikisigaw din yung hindi fans. O, diba? Oo, ganun. Ang sayang. So, tingin ko, ang hirap ng bakbakan this edition, no? So, Gaisel, natapos na ba tayo? Yes. As of today, February 6, ilapag mo ang iyong top 5. Oh my gosh. Siyempre, hindi ako magdadalo ang isip dito. Atisa Manalo, Alexi May Brooks, Christy McGarry. Talagang napahinga ako ng bongga. Christy McGarry, Stacy Baguio, sino ba? Si Stacy Gabriel at saka si Tara. Tara, ayan. Ako naman, as of now, siyempre, yung dalawa, ang aking Alexi Brooks at aking Atisa Manalo, si VVV. Ay, si VVV. Ay, okay na. Okay na ako kay Tara at saka Stacy muna. VVV, si Tara at Stacy. Ayan, si Tara. Si Tara kasi alam ko, hindi pa natin siya masyadong kilala, pero may mga surprise friend na gagawin. Si Kayla pa. Ay, si Kayla. Naganda na kay Kayla kaso.
Basta. Basta. Abangan na lang natin yun. Si King lang. Oo. Sige nga. Sige na. Si King. Ang dami pala. Si Kayla pa pala. Di ba na-stress ako? Kaloka si Kayla pa ka na. Si yun, Kayla. Pag-usapan din natin si Kayla. Ano masasabi mo kay yeah. Kayla? Kayla Carter. Ang masasabi ko kay Kayla Carter, ang maganda sa kanya, yung mga... Ay, yung model-modelan din talaga yung lola mo. Yung, alam mo yung mukhang walang ano din, walang ano ba tawag dito, kahit anong angulo, okay. Yung walang budol ng mukha ni Kayla Carter. So far nga, for me ha, isa sa mga pinakamagandang candidates dito sa Miss Universe Philippines. Nakita ko yung walang makeup na picture niya, yung nagtitraining sila with DTV. Nakita mo ba yun? With Sir, sa Asian Queen. Sa Asian Queen ba yun? Ay, hindi. Basta may nakita ko. May nakita ko si Kayla at saka si BBB magkatabi. Aces. Aces. Sa Aces, ayun. Ang ganda-ganda niya doon. Ito talaga yung balakangan. Hindi ko pa alam kung paano siya magtrabaho sa stage. Yun lang talaga. Kasi yung mukha lang naman na, ang basihan, face card. Pakabog siya. Pakabog siya ng bonggang-bongga. Hindi ko pa alam kung paano siya trumabaho sa stage. Kung paano niya lalabanan yung mga returnees queens natin sa ano sa Pilipinas. Pero kung mukha ang laban, panalo, lahat ng angulo, bongga. Ayun yung masabi ko muna kay Kayla Carter. Mm-mm. Tapos, isa pa ha, meron pang isang candidate from UK, si Christine Chock. Si Christine naman, fun fact about her, as of now kasi 5'8 ang height, magaling kumanta, very good in communication skills. Former Miss Universe UK, first runner-up. Ang ganda din ng mukha. Ayan. Yeah. So, ito lang ha, di pa ako sure dito, pero ang chismis, si CJ Opiasa daw ang nagtuturo ng pasarela ni Christine. Yes. Tapos ano to, as of now, ang inaano sa kanya, ang tinuturo kay Christine ay magtagalog. Syempre kailangan talaga na ano, marunong magtagalog. Pero yung credential niya, sumali na siya sa Miss UK twice. Naging first runner-up. So pagtatagalog kailangan mahasa. Huwag siyang maging ano, celeste. Kailangan bonggang-bonggang mahasa talaga siya ng bonggang-bongga. Oo, ayun. Tapos ang ganda rin ng mukha nito, may potential talaga lalo pagka Pinoy glam team na ang humawak. Kasi yes. As of now, medyo foreigner pa talaga yung mukha niya, di ba? Mm-hmm. Pero mayroon siyang some story sa kanyang IG, as in, nakuha talaga yung ano, mukhang Pinoy na siya, ang ganda niya lalo. Yes. So, ayun. Si Christine Chock. Ayan. Tingnan natin kung makakasali ba siya sa Bardagulan na ano. Habulan. Nakakalo. Maulan dito, oh. Ba't dito? Hindi naman. Mainit. Ayun. Sana all mainit. Ayun. So, yun guys. Thank you so much sa lahat ng nanood today or ngayong hapon. Tapos, Gaisel, invite mo na yung mga supporters mo. Yes. Thank you, RJ, sa time at saka sa moment na to. maraming salamat. Siyempre, ako yung unang guest mo sa iyong pagbabalik sa YouTube. Maraming salamat. Tapos, thank you so much sa mga hindi pa po nakasubscribe sa akin. Please subscribe my YouTube channel, Gaisel Ortega. Cruella and Pageantry, maraming salamat. Tsaka meron akong everyday live. Tapos meron akong upload later. Hindi mo kakayanin, di ba? At thank you so much sa 11,000 nanonood sa akin sa Miss Universe Quezon City kagabi. Ay, grabe. I'm so grateful. I'm so grateful talaga. Maraming salamat. Hindi ko kayo salamat talaga. Maraming salamat. At syempre, don't forget talaga na supportahan din si RJ Ignacio sa mga Cruellas din naman dito na pumunta. Maraming salamat sa inyo. Talaga, gustong-gusto ninyo kami mag-tandem ni RJ. Nakaloka kayo. Parang pinipilit na nila ako. Ano ba? Ang tagal naman. Parang, ha? Hindi ba pwedeng sandit lang? Mga ganon. Pero thank you guys. Na-appreciate ko yun ang bonggang-bongga. At syempre, sa aking Facebook, meron din akong mga pageant, ano, updates doon. Jean Ortega. Thank you, RJ. At see you later. See you later. Parang magkikita later. Ayun. So, thank you so much, guys, sa lahat ng nod this afternoon. Sa mga pupunta sa press con ng Miss Universe Philippines
2024, see you there. Ayun. Yes. Makikita niyo si RJ doon. Yeah, na ano. At sa birthday pala, guess ko si RJ. Pag-usapan pa namin yung oras. Oras. Ayun, maraming salamat. Ayun, so thank you so much guys. Bye-bye. Bye-bye, Jason. Thank you. Mag-lunch na tayo. Gutom na.